Kamusta mga tol? NBA Serie Episode 1, Boston Celtics ang number 1 sa offensive rating ngayon. Galing sa finals last year, no? Magtuloy-tuloy kaya this year? Eh, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Eto mga tol, no? Ito yung unang episode natin ng NBA Serie Team Breakdown sa. Siyempre, number 1 yung Celtics ngayon, sila yung uunahin natin. Coach nito, Joe Masulya. Hindi na si Ime Mangkanor Udoka nung naglibugin mo lang niya, tinanggal tuloy eh. Roster nila, andito pa rin yung mga dati nila eh. Jason Statham, Chris Brown, Boss Al, Tatalino, Serena Williams, injured no? Tsaka yung mga pamalit nila, si Redford White, si Venus Williams, at si Pritchard Reynoso. Pero yung malupit ngayon mga tol, no? Nadagdag pa sa kanila, itong si Malcolm Brogdon, at si Gallinari na injured naman kagad, at si Lana Rhodes Griffin, tapos nawala sa kanila, si Chicken Thighs naman. So dyan pa lang mga tol, no? Sa roster pa lang kung titignan natin eh. Alam mo na kagad, mas lumakas talaga yung Celtics ngayon, hanip eh. Katunayan ito ha, number 1 sila sa standing ngayon na meron silang 21 wins at 5 losses lang. Ay, 6 na pala, natalo sa Warriors kanina eh. Pero yung dahilan talaga mga tol, no? Kaya number 1 yung Celtics ngayon sa standing, eto kasi, yung opensa nila hanip talaga eh. Number 1 sila ngayon sa offensive rating sa NBA. Kung titignan natin yung shot chart nila, ayan, tingnan nyo, versus Miami, ayan, versus Raptors, ayan, versus Nets, ayan. Kung mapasin nyo dyan, no? 3 points tsaka loob lang talaga kadalasan eh. Bihira yung mid-range. Well, dahil na rin yan sa mga plays na ginagawa nila eh. Yung unang style kasing ginagawa nila, pagtrabahuhin yung dalawang star marker nila. Ayan si Jason Statham, 4-3, bang! Fake news naman yan. Eto mga tol eh, hindi naman to surprising para sa atin, no? Kasi last year pa naman, ganito yung ginagawa nila eh. At magaling naman kasi talaga tong dalawang to. So message naman to eh. So yung pinababayaan lang palagi ng Celtics, kahit ano pang gustong gawin to Jason Statham, kahit puro fake news to eh. So nangyayari, expected din naman ng depensa yan. Kaya yan, tingnan nyo, tingnan nyo yung reaction ng depensa oh. Sobrang dami talaga sumasalubong eh. Pero pumurihan na yung sandali, tsaka sumalaksak uli. Yun, dinukot po, hanip ko na tol. Dahil na kapag nagkaroon ng switch yung depensa na ganyan, ayan oh. Asahan mo, fake news na to, isa Jollibee time na to, kay Jason Statham. Kahit pa nga sa mga crucial minutes ng laro, diba? Ganito yung nakikita natin eh. Binibigay nila kay Jason Statham, bahala ka na sa buhay mo. 30.5 points per game si Jason Statham ha, pang-apat yan sa buong NBA, mataas eh. Pero syempre, hindi magpapatalo yung sanggang dikit nito si Chris Brown, diba? Nag-isolation din to eh, meron din namang sense to mga tol, no? Kasi parehas lang halos yung laro nito eh, si Chris Brown tsaka si Jason Statham, hindi na talaga magkamukha eh. Sa ganun din yung nangyayari, pinababayaan lang ng Celtics kung kailan ito gusto tumira eh. 26.7 points per game, ang taas, no? Pang-12 yan sa buong NBA ha. Isipin nyo yun mga tol ha, si Jason Statham kahit na puro fake news yan, pang top 4 yan sa buong NBA ha. Si Chris Brown, pang top 12 naman, dyan pala sa dalawang yan eh oh. 57.2 points per game na yung nakukuha ng Celtics, sa dalawa pa lang na yan eh. Ang tanong natin eh, okay ba talaga yung ganyan? Kasi dalawa yung player, parehin ng laro. Eh dati, sina Carter T-Mac, ganyan din naman, di ba? Wala naman tayong problema dun eh. Tsaka sila yung number 1 sa standing ngayon, tapos galing pa sila sa finals last year. So yun, parang okay naman, no? Mukha effective naman, umabot sila ng finals eh. Now yung mga plays naman na ginagamit ng Celtics, kadalasan, gumagamit sila ng staggered screen. Ganyan, no? Ganyan, no? Staggered screen, no? Yung una-una nila ginagawa, dito nila sa ibabaw ito ginagawa eh. Ang idea dito, mga tol, no? I-screen yung isa, tapos magro-roll naman yung isa na ganyan. It doesn't matter kung saan sa ibabaw talaga nakapwesto eh. Basta ang gagawin, didikit yung dalawang tao sa ball handler na ganyan. Ayan yung unang screen, ayan naman yung pangalawang screen. By doing this mga tol, no? Ang laki kadalasan ng gap na nabibigay ng mga screens eh. So kadalasan nangyayari sa depensa, napapaswitch sila bigla. Now medyo mahirap na ito para sa depensa kasi merong nagro-roll eh. So kailangan tumulong nitong isa pa, di ba? Pag tumulong naman siya, pwede naman ngayon malibre yung nagpapot sa tres. Yan yung dahilan kung bakit isa lang yung nagro-roll. Kasi para merong spacing yung nag-roll tsaka yung nag-pop out. Kaya tingnan nyo yung tutulong sana, tingnan nyo oh. Hindi siya makakommit sa roller ngayon. Kaya yun, nice pass yan oh. Siyempre, merong tambay sa magkabilang corner para malawag yung gitna nila, di ba? Yan naman yung kagandahan na nakikita natin kapag meron kang dalawang star margarine na pareho naman yung laro. Tulad yan, tingnan nyo oh, same play lang to eh. Si Chris Brown yung may hawak, napilitan ngayon mag-switch, hindi ngayon makaroll dito kasi tingnan nyo yung ginawa ni Barnes oh, iniipit na kagad yung roller eh. Pero tingnan nyo naman, dahil dyan sa ginawa ni Barnes, na-open naman yung si Jason Statham. Pero open na rin bahagya si Chris Brown, tinira na eh oh. So yun, kapag nag-o-overplay ang depensa, pwede naman ngayon sa iba dumaan. Tulad yan, tingnan nyo oh. Ayan yung dalawang screen, no? Pero hindi ginamit ni Redford White. Sa kabila, bigla dumaan. Ang kagandahan kasi ito, mga tol, no? Pag nakita ng depensa, ay, dalawang i-screen, ha? So dito tayo hindi depensa, dito tayo pupuesto. Kasi, ina-expect nila, ganun yung play na gagawin ng Celtics. Alam nila, syempre, na-scout nila to eh. Pero kapag sa kabila, bigla dumaan yan, tingnan nyo, oh, nagiging useless ngayon yung depensa na nasa ibabaw. Ang layo na nila kasi, eh. Kaya walang help defense dyan, no? Kumalog nga lang yan, eh. O, ito, pares lang to, eh. Hindi rin ginamit yung screen. Wala na naman nakatulong, natapikan nga lang, eh.
Ito yung play na isa sa pinakamadalas nilang ginagawa. Kahit sino yung ball handler, basta nasa ibabaw siya, ginagawa nila itong play na to eh. Minsan, ginagawa nila mga tol, no? Flare screen naman, pero staggered pa rin na ganyan. J-zone for 3, thank you sa mga itong cup naman yan. Ayun, buto na lang doon si Redford White, oh. Same idea lang din naman to. Pwedeng malito yung depensa kasi dalawa nga kasing umi-screen. Tulad niya, tinan niya, oh, narito na nga, oh. So, nalibre to si Tatalino for 3, patay ka dyan. Tapos ginagawa rin nila itong concept na ito na staggered screen. Ngayon galing naman sa corner. Aangat na ganyan, papapout yung isa, magro-roll yung second screen. Ayan, rito na naman peso. Kasi ang aabutan ng bola, sino ba? Si Chris Brown. So priority ngayon ng defense. Ay, si Chris Brown yung papasahan. Depensahan natin yan. Nalibre ito rin ngayon si Tatalino. Portray na naman, patay ka na naman dyan. Yang dalawa kasi ni Jason Statham mga tol, no? Silang dalawa kadalasan yung galing sa corner tapos dadaan yan sa staggered screen kasi for sure ang mangyayari diyan ma-attract nila yung depensa tulad niya, no? Dalawa na naman yung bantay. Kay Chris Brown ngayon pinasa, binuwayan na, super layup. Nako, wala naman. Meron namang set mga tol, no? Ayos naman eh. Kasi mabibigyan mo ng bentaha yung star margarine mo pag dumaan sa dalawang screen. Posible ngayon mangyari, malilito ngayon depensa o kaya magkaka-switch. Ngayon, kapag nag-switch na, pwede nilang yung idiretso sa mga isolation na ganyan. Again, kung ang gagawin ng depensa, mag-o-overplay na naman sila tulad ito ni Van Vliet. Tingnan niyo, oh. Dumikit ng todo kay Tatalino. So, imbis na gamitin ngayon yung second screen, dito na lang idinaan. Maluwag na kasi dito eh, oh. So, nangyari, parang nagiging off the ball pick and roll lang ito parang sa Warriors, di ba? Tapos, napapasahan mo, sino na naman? Si Chris Brown na naman. Siyempre, priority na naman depensa yan. Pwede malibre ito yung iba na ganyan. Sometimes mga tol, it doesn't matter kung galing ba sa corner tulad niya, tinan nyo. Tinan nyo, medyo iba yung screen, di ba? Pero dalawa pa rin yung umi-screen. Nakita niya ay nag-overplay yung defense sa cut. Hinaharangan yung cut ko ah. Dito nila ako sa kabila dadaan. Kaya niya siya pumunta sa kabila. Sa base screen naman asawa nila na Rhodes, ayun, open tuloy, patay ka dyan. Nagigets nyo ba mga tol? Ang importante kasi dito, ang palaging ini-screen nila, sino ba? Si Jason Statham at saka si Chris Brown. Tapos, ang dami nilang 3-point shooter, no? Lahat ata dito tumitira ng 3-points, except na siguro si Serena Williams, no? At kapag umiipit ang gitna, kinikikot nila ang bola, kadalasan makikita mo ito, ito yung nangyayari ngayon eh. Merong extra pass pa yan na ganyan, no? Eto yung isa ko napasin na maganda mga tol eh. Maganda talaga yung pasahan nila ng bola after na mga kickout nila eh. Kasi diba ganito yan eh, oh. Kapag kinikot kasi, tulad niya, no? Ang normal na nangyayari, magro-rotate yung depensa. Yan yung normal talaga sa NBA. Pero mabilis kasi yung pasahan ng Celtics na ganyan. Kaya, no, open si Redford boy to, patay ka dyan. Katulad ng pinakita rin natin kanina, halos lahat kasi sila nakapwesto lang sa labas para maluwag yung loob, di ba? Kapag kinikot ngayon, iikot nila kagad yung bola. Kung tutusin, parang dribble-drive office na to, no? At dito talaga magaling yung Celtics ngayong season. Yung parang basic na the drive, tapos kick out, tapos a-atake na naman. Kasi meron silang mga star margarine na pwede nga mag-isolation. Meron silang mga shooter para sa mga kick out naman. Basic na laro naman sa NBA itong ganito eh. Ang impressive lang talaga kasi yung extra pass after na kick out. Kasi madali makakarotate yung depensa sa mga kick out sa corner, di ba? Normal naman kasi na pasa sa NBA ito eh. Pero yung extra pass kasi, dyan ngayon nalilate yung depensa. Kaya nakakatir sila ng ganito oh. O, tinan nyo yung depensa dito. O, yan o. Tinan nyo, paraging naghahabol talaga eh. Ayan yung una kick out, inatake yung close out, kick out na naman. Tinan nyo yung depensa o. Doon na lahat ngayon nakatingin sa kinikautan. Kaya yung extra pass na to, hindi nila nakita kagad eh. Ayan, nalike na reaction ng depensa dyan o. Hindi ko actually mabilang mga tol kung ilang beses kong nakita ng ganito eh. Sobrang dami kasi talaga eh. Yung willingness ngayon ng Celtics para sa extra pass, yun yung impressive para sa akin eh. Kick out nila, rotate ang depensa, pasa na naman, rotate na naman ang depensa, pasa na naman yan. Ayun, halit na tuloy yung depensa, unatake na ni Chris Brown, no? Parang nangyayari, parang dribble drive opens na, no? Sunod-sunod atake yung ginagawa ng Celtics dito eh. Actually, bihira ako nakita na tumitigil yung bola ngayon sa Celtics eh. Unless siguro magka-switch. Tapos mangyayari, may isipan ni Jason Statham tsaka ni Chris Brown. Ay, magka-isolation na lang kami, nagka-switch na eh. Tapos yung ibang ginagawa nila, yung mga simpleng pick and roll na lang na ganito, no? Pero huwag natin pag-usapan to kasi basic na play na sa NBA ito eh. At saka yung huli ko napansin, wala pa rin low post ha. Wala pa rin lumo low post dito sa Celtics ha. Siguro mga tol, no? Bigyan natin ng props yung GM nila, si Brad Stevens. Kasi this is a really good and deep roster ng Celtics ngayon eh. Marami silang mga players na meron tira sa labas. Isipin nyo ito mabuti ha. Sa 3 points ngayong season, si Brogdon 49.4%. Si Venus Williams 46.7%. Si Lana Rhodes 46.7%. Si Boss Al 46.6%. Si Doogie Howser MD 45.5%. Si Redford White 42.7%. Anim yan eh. Anim na player yan ha. Shooting more than 42% sa 3 points. Yung anim na players pa lang na yan, total of 22 ha. 22 3-point attempts per game. Yung buong Celtics, tumitira sila ng 41 na 3-point attempts per game. So yun no, kalahati ng tumitira ng 3 points per game sa buong laro ay yung mga players na 42% pataas ang taas ng 3 points eh.
Kaya naman itong Celtics, sila ngayon yung number 1 sa 3-point percentage sa buong NBA. 40% sa 3-point sila as a team, ang taas, no? At sila rin yung number 1 sa 3-point made per game. 16.6 3-points made per game. Mas mataas pa yan kaysa sa Warriors eh. Kasi yung Warriors, 16.4 3-points made per game. Kaya ang daming best mga tol nung pinaparad ko to. Actually, nagulat ako eh. Kasi bigla na lang tinitira na ganyan sa 3-points, so tapos pasok. Ibig sabihin lang yan, talagang sobrang taas ng kumpiyansa ng Celtics ngayon sa 3-points eh. Bigla na lang kasi tumitira sa 3 sa parang Warriors eh. As in yung parang ganito, no? Yung semi-fast break, tapos ma-open lang ng konti sa 3-points. Walang pag-aalinlangan, tira kagad na ganyan, no? Kabababa lang ng bola, nakakita ng bagyan ng bakal, buhayain mo na, pwede na yan, swak na naman. Lalo na itong si Jason Statham, mga tol, ha? Tuwing makikita yung bakal sa 3-points, tira na talaga kagad eh. 9.3 3-point attempts per game binibitawan nito kada laro, dami, no? Tapos mention na rin natin ha, hindi pa nakakapaglaro ng kahit isang laro ngayong season si Serena Williams at Gallinari. Nako, pero number 1 pa rin yung Celtics. Eh yung dalawang yan, parehong malakas din maglaro yan, di ba? Ang napansin ko pa ha, paiba-iba yung ginagamit nila sa first 5. Talagang paiba-iba eh. Minsan first 5 si Redford White, minsan first 5 si Venus Williams, minsan first 5 si Lana Rhodes. So yun mga tol, no? Parang malaki talaga yung posibilidad na makabalik sa finals itong Celtics na to eh. Kasi talagang mas malakas to kaysa last year. Mas malakas talaga to eh. Offensively, tumodo na to kahit na injured pa si Gallinari tsaka si Serena Williams, no? So yun ha, let's wait and see na lang siguro kung magpapatuloy ba ng Celtics itong magandang shooting nila. Next team na bi-breakdown natin, sino? Bahala na. Pwede pang imagas, mag-lay kayo, may hitaran sa Celtics.